Okay, ito po yung putol-putol yung coil. So, mapapansin natin yung kanyang kapasitor, okay siya, nakakabit. Yan. Meron siyang coil, nakakabit siya. And then, yung line capacitor natin, yung green o common, pupunta sa, ikot siya sa, ano, sa fuse. Pagtawid niya sa fuse, pupunta na siya dito sa kanyang coil. So, yun yung kanyang coil papasok doon. Okay. Ngayon, mapapansin natin ito. Ito. Putol. Tsaka ito. Putol din. Yan. Ngayon, dalawa siya. Yung ating white, nakakabit. Yan, magkakonek sila. Nakakonek siya dito. Pareho sila, no? Hindi siya putol. Okay. Ngayon, meron tayong dalawa na putol. Ngayon, yung putol na isa dito sa red at saka sa ating black. Yan. Sa 1. 1 tsaka 2. Number 2 po black. Standard kasi po ito. 2 yung black. Red natin ay 3. So, yung white natin ang number 1. Okay. Buo siya. Ngayon, pag tinap natin tong dalawang putol na ito ng hula, nilagay natin tong halimbawa isang to doon sa red hula yon. Kasi nga hindi natin alam yung pagsukat ng kanyang resistance. Kung ihula din natin tong isang to, ilalagay natin sa red hula din. So, kung ilalagay naman natin sa black hula din. Hindi natin alam. Ngayon, para nga natin mailagay siya, maitap siya sa kanyang pinagkaduksungan o pinagkaputulan, kapag alam natin yung pagsukat ng resistance niya, hindi mo na yun problema. Alam mo na kung saan mo siya ilalagay. Una, try mo na ikabit itong putol na ito sa red. Okay? Yung isang putol, ilagay mo dun sa black. Okay. Napag-tap mo na sila. Dahil naituro ko sa inyo yung pagsukat ng common to 1, 2, 3, alam mo kung ano yung mangyayari, magkakasunod sila na resistance. Yan, magkakadikit. Kung nangyari na yon sa ginawa mo, na yung isang ito tinap mo sa red, at ang isang to tinap mo doon sa black, nangyari na yung magkakasunod na resistance, sa pagsukat mo sa tester, okay na yon, nakuha mo na. Pero, kung itinap mo ito sa red, tinap mo ito sa black, at nagkahiwa-hiwalay yung kanyang resistance sa pagsukat mo, mali yung kabit mo. So, babaliktarin mo lang. Ito naman ang ilalagay mo sa red, ito naman ang ilalagay mo doon sa black. Pag chinek mo siya, nagkasunod-sunod na, okay na yon. So, wala ka ng problema. Na-trace mo na kung saan mo talaga siya iduduksong. So, ulitin ko lang uli. Dalawa yung putol sa 3 at saka sa 2. Sa 2, yan. Ang white mo, okay. Magkaduksong yung 1 mo. Ngayon, kung sakali na tinesting mong itap sa red ito at ito naman tinap mo sa black, pero ang resistance mo ng pagkuha mo sa tester nagkahiwa-hiwalay, mali po yon. Kailangan makuha mo siya na ang resistance niya magkakadikit na 3. Yung 1, 2, 3. Okay? Kung mali, dun sa sinubok mo na ito ikabit mo sa red, kinabit mo to sa black, at mali yung resistance na lumabas, baliktarin mo naman siya. Ito naman ang ilagay mo dun sa black, ito naman ang ilagay mo sa red. Yan. Pag tinester mo siya at dumabas na yung tatlong magkakasunod na resistance ng 1, 2, 3, okay na yung stator mo. Naibalik mo na yung mga naputol na coil. Ganun lang po yun. Kaya mula po dun sa part 1 ng pag-explain ko po dun sa resistance hanggang sa ikot. Yan. Kailangan tapusin po natin yun. Yung part 1, part 2, yung part 3, yan.
kung saan tayo natapos na part. Kailangan makumpleto po natin yon para buong-buo po na alam nyo na yung ginagawa nyo, nire-repair nyo yung electric pan, kahit ano pang modelo po yan, kahit ano pang tatak nyan, alam nyo kung ano ang ginagawa nyo. Alam nyo kung ano ang kanyang resistance, alam nyo kung anong coil number o ng magnetic wire, alam nyo yung ikot. Importante po yan na alam nyo po lahat yan para hindi po tayo laging nangangapa o nagtatanong. Kasi karamihan po sa mga ibang umuutay na marami pang tanong. Kasi nga hindi naiintindihan po yung ating winding data. Ang kalimitan na napapanood lang natin ay yun lang pong sukat ng stator, yung butas, ilang ikot ng winding, tsaka anong sukat ng magnetic wire. So hindi ina-explain dito yung resistance. So eto na nga, dumating na yung time na magkaroon ng trouble yung stator mo, nagkaputol-putol yung wire, yung coil. So ito yung panglutas. Okay po, sana po may naintindihan kayo. So tutuloy lang po natin para mas lalo nyo pong maintindihan. Okay, yung naunang ginawa natin ng paraan ng pagduduksong na sinabi ko, isang option yon. So meron ka namang isa pang option na sigurado na yun na talaga yung pagduduksungan mo. So itong option na to, yung dahil natutunan natin yung pagkuha ng kanyang resistance, mas madali itong gawin, itong ikalawang option na to. So yung duksong natin, halimbawa itong naputol na dalawang ito, itong isang to, may kasama yan na kadikit niya kapasitor. Tapos meron siyang isang number 1. So ibig sabihin, kapasitor yung isa, tapos 1, yung naputol, number 2. Dahil yun ang ating nakalagay dun sa ating lecture. Kapasitor, tapos 1, 2. Dito sa kabila, yun yung in. Ha? Kapasitor, 1, 2. Dito sa out, 1, 2, 3. So, ibig sabihin, may putol ka dito ng, nandito yung 2 mo. Nandito yung 3. Nandito yung isang putol. At nandito naman yung 1. So, meron kang 1, dapat meron kang 2 and 3. Ngayon, ito yung meron kang 1, meron kang dapat na 2. So, ito yung 2. Yan. Nakaduksong yung 2. Malalaman mo na yung naputol na isa sa in ng starting. At yung isang putol ay nasa out ng starting. Pero, nakakabit yung 2 mo. Dito naman, nakakabit yung 1 mo. At dito, nakakabit naman yung 1 mo sa out. Nakakabit yung 1 mo sa in, nakakabit yung 2 mo, ay yung 1 mo sa out. Nakakabit yung 2 mo sa out. Pero hindi mo alam kung yung naputol na to ay para dun ba sa 2. Ngayon, malalaman mong 2 yun kasi nakakabit yung kapasitor mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapasitor 1 and 2. Eh, nandito yung 1 mo. So, ibig sabihin, ito yung 2. Okay? Ngayon, ito yung 2 mo. Black. So, dun mo siya ikakabit. Ngayon, paano tong isang tong naputol na to na nasa out? Di bang nakalagay dito ay 1, 2, 3. So, ito yung 1 mo. Ito naman yung 2 mo. So, yung naputol, yun yung 3. Asan bang 3 mo? Ito. So, dito mo siya ikakabit. Yan yung panigurado na naikabit mo siya ng tama nang hindi ka na nanghuhula o nagbabali-baliktan ng coil na naputol. Kasi alam mo na yung naputol na nanditong isa ay in ng starting coil. Yung naputol na isa dito, alam mo na yun ang out ng starting coil. Kaya pag nandun yung 1, andun yung kapasitor, ibig sabihin ito yung 2.
Kasi nandun yung 1, andun yung kapasitor. Dito naman, 1, 2, 3 sa out, andito yung 2, andito yung 3, tapos may putol siyang isa. So, ibig sabihin, ang nawawala mo ay anong number? Okay. Oh, ulitin ko ha. Andito yung 1 mo, andito yung 2, ang nawawala mo yung 3. Kaya yung naputol mo, yun yung 3. Ikakabit mo dito sa 3, sa red. Okay. Ulit. Para malinaw. Sa starting mo, sa in, ang nandun po ay 1, 2, at kapasitor. Okay, ito na po yung kapasitor. Ito na yung 1 mo. So, ang nawawala mo, number 2. Yung naputol nga. Yan, 2 yan. Kaya, 1, 2, 3. Kapasitor mo ha, 3 yan. 1, 2, at kapasitor. Dito sa out mo, ng starting mo, andyan yung 1, 2, at saka 3. Okay, nandito na yung 1 mo, nakakabit. Yan, 1. Tapos yung 2 mo, nakakabit din. Yan. Okay, nakakabit yung 2. Anong napuputol mo? Anong, ang naputol mo, number 3. Kasi yung wala, yung 3. Putol yung 3. Kakabit mo ngayon doon sa 3 mo. Yan. Sana, mas maintindihan nyo yung ikalawang technique na to para madali nyo siyang matrace. Okay, tatap natin ngayon yung 2. Actual na natin gagawin. Itong naputol sa 2 ng out at yung 2 ng in, ng starting. Para lang makuha natin yung resistance kung okay na siya. Yan. So yung 3, kukuha na naman natin yung number 3 na naputol. Itatap natin dito sa 3 ng red. Itong 3 ay galing sa ating running. Ito ang running natin. So speed. Titingnan natin kung meron na siyang resistance na magkakasunod. So, okay natin to. Stop ng line capacitor. Then, unahin natin itong 1. Yan. Line capacitor to 1. Wala. Sabihin, putol yung ating fuse. So, dito tayo kukuha ng line capacitor. Hindi na natin patatawid din ng fuse. Yan. Meron siyang 580 ohms kasi naka times 10 tayo. So 58 yung reading. 58 times 10, 580. Ngayon, kukunin naman natin yung tinap natin na number 2. Nakuha na natin yung ating 1. So, number 2 tayo sa black. Yan. Meron tayong 480. Dito naman sa red. Kukunin natin ng red. Meron tayong 380. Yan. So, ibig sabihin, yung paraan na yun na ginawa natin, yung ikalawa, nakuha agad natin, hindi na tayo ng hula o nagbalibaliktad pa ng coil. Kasi, alam natin na yung in ng starting coil may putol na isa doon at dun sa out ng starting coil merong isang putol. Pag napatunayan natin na nandun yung 1 tapos nandun yung capacitor,
sa in, alam natin na number 2 yung nawawala. Dito naman sa out, alam natin na 1, 2, 3 yun, nandun yung 2, nandun yung 1, ibig sabihin ang nawawala mo yung 3. Dahil may 3 ka na naputol at meron kang 2 na naputol, ikakabit mo yung naputol dun sa 2, sa black. Dahil dito sa out mo ng starting coil mo, ang putol mo ay number 3. So, yung 3 mo sa red. So, dun mo siya i-coconnect. Ganun lang kasimple. Hindi katulad nung naon natin na binanggit kanina, pwede mo rin yung gawin, lalo na kapag tatlo na. Kapag tatlo na, pwede mong gawin yung unang option na pwede kang mag-tap dun sa tatlong naputol, i-tap mo siya, hanggat hindi mo nakikita yung tatlong magkakasunod na reading, wala pang tama sa ginawa mo. Pero para nga hindi ka na mahirapan ng ganun, yung second option mo, ito na. Yung the best, ito kasi alam mo kung ano ang naputol, kung running, kung starting, kung running in, running out, starting in, starting out. So, pag alam mo na kasi yung nilecture natin, madali. Madali siyang gawin. Tulad yan, halimbawa, hindi natin alam yun. So, tinap mo halimbawa itong 2, itong block. Doon mo tinap sa isang putol. At nakita mo yung reading iba. Meron ka pang gagawin pang uling panibago. Hindi nga tulad dito, alam mo na yung isang putol nandun sa in ng starting coil. At yung isang putol, alam mo na nandun sa out ng starting coil. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan pang maghula o magbalibaliktad ng pagtatap ng coil. Kasi alam mo na. So, ganun po kasimple lang. Ang panghuli po natin dito, yung ilalagay na natin siya sa switch at saka sa cord. Paano natin siya i-read nang meron ng switch at meron na siyang cord. Okay po. Sundan lang po natin. Okay, after na may duksong natin yung naputol, so nilagyan natin siya ng wiring. Yung sa capacitor niya dahil kulang. So yung black, yung red niya talagang nandyan siya. Hindi na natin siya kailangan lagyan. Yung kanyang green sa common line capacitor, so nilagyan na natin siya. Ito namang sa white, dinuksungan na rin natin siya ng wire niya. At itong black, so kukunik pa natin itong red. Pag napatunayan natin na okay na yung kanyang resistance, pag chinek na natin, tsaka natin siya babalutin para matapos na natin siya. Bali, yung ating ginawa na pagtatap, yun na yung ano, yung huli nating ginawa, yun na yung pinaka the best na gagawin. Kailangan matutunan natin yung ating nilecture. So ayan, lalagyan natin ngayon yung switch at saka yung cord. Ayan. So i-coconnect natin sa ating 1. Yung ating white, connect natin dito sa pink, yung one natin. Then yung black, number 2, connect natin sa yellow. Yan, ibang switch po yung ginamit natin, hindi po ito ano. Ito yung modelong nasa likod. Yung ating 3 red. Sa ginamit nating switch,
and white po, white ang kanyang kulay. So inirab lang natin yung switch na yan para lang makuha natin. And then yung line 1, dahil yung isang line nakakabit na sa switch, kung ano po yung lecture ko doon sa ating written, papakita ko uli. Yan po. Yan. So yung isang line natin pasok sa 0. Kaya 1, 2, 3. Yan. Isang line natin sa 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kung ano man po yung ginamit na 1 o 2 o 3. So, pwede naman yung magkabalibaliktad dahil tinetesting pa lang natin siya. Okay. Ngayon yung isang line, dito natin itatap sa line capacitor common, green. Yan. Yan na po. Kukunin ngayon natin yung resistance dito na sa cord. Kung ano yung nilecture ko sa written, ayan po. Yung ating tester, kukonek doon sa dalawang yung test prod natin, kukonek doon. Tigisa sila. Marireed natin po yung magkakadikit. Yung 1, 2, 3. Kapag nakita po natin yan, ibig sabihin, okay na po yung ano, yung ating stator. So, okay na yung pagkakadoks ko natin. So, lalagyan natin sa times 10. Para sigurado po na malinaw yung tingin natin, gamit muna tayo ng times 10 para malinaw. Yan. Kukonek na natin yung isa tsaka yung isa doon. Yan. Kapag sarado po yung electric pan, pwede nyong gawin yan. Ilagay nyo lang sa cord yung test prod nyo o yung test probe nyo. No? And then yung switch, kutin nyo lang po. Ayan. So nakalagay silang dalawa dahil naka-zero ka pa, wala ka pang makukuwang resistance nyan. So pag nilagay mo na siya sa 1, okay, wala. Okay, wala din. 3, wala. So balik natin sa 0. Ngayon, bakit wala? Kasi nga, nabanggit ko po dun sa una sa inyo, na putol po yung ating fuse. So re-referin muna natin. Okay. Gagawa tayo ng fuse nya. Okay, dito tayo kukuha sa stranded wire. Dito, yan, kukuha tayo ng isang piraso. So yan lang po yung gagawin nating fuse. 1.5 yan. Kaya 2 ampere. So walang problema kung 2 ampere o 1.5. Mas maganda kung 1.5 lang siya. So yung ating fuse, kakayasin lang po natin ito dito mismo sa fuse, yung dalawang paa niya. Lalagyan natin siya ng tingga. Katulad na po yan ang inutos ko dati doon po sa ating opera sa replacement ng lalagyan na natin. Tatap lang natin yan. Makikita na natin na magkakaroon siya ng resistance pag na-tap na natin itong fuse natin. Okay, check muna natin kung mag-connect na siya. Yan, meron na. Okay, tatap na natin ito sa kanyang
isang line. Yan. Kunin na natin ngayon yung resistance. Yan, meron na siya. Naka number 1 na to. Okay, balik muna natin sa 0. Yan, 0 yan. So, kukunik lang natin yung test plug natin sa male plug natin, tigisa. And then, kompleto na yung wiring niya. Nakatap na yung mga bawat number. Yung naiduksong natin, nalagyan na natin ng wiring. So, nalagyan natin sa 1, 2, 3 ng switch. Okay. So, yun po yung lecture natin. Yan po. Male plug, test prod, then yung switch natin, 1, 2, 3, kailangan magkaroon ng resistance na sunod-sunod. Yan, magkakatabi. Okay, gagawin natin. Yan yung 1. Ika, medyo hindi tumatalab yung ating test prod doon sa main plug natin. Okay na. Yan. 1, 2, 3. Yan. Mapansin nyo, magbabalik natin sa 0. Ang kanyang palo, 1, 2, 3. So, makikita natin na malino yan. 1, 2, 3. Pag tumaas yung reading, 1, yan. 2, 3, mababa na siya. Ngayon, yung tanong ng isang estudyante, bakit bumaba yung reading? Bakit bumilis? Tumaas yung reading ng resistance ng 1, bakit bumagal ang ikot? Okay, ganito po yan. Kapag ang resistance ng number 3 ay mababa nga, ang daloy ng current natin o kuryente, yung electron natin, mas mabilis na nakakarating doon sa ating winding. Kaya, mas mabilis yung ikot niya kasi mas maiksi yung kanyang ikot ng winding. Kapag humaba na po yung winding natin, nandun na tayo sa 1, ibig sabihin, yung 2, 3, at yung 1, nag-series na po yun, humaba na po yung kanyang winding. So, hihina po yung pag-ikot ng ating pan dahil po sa mas matagal na pong dumating yung electron doon sa ating winding. Habang umiiksi yung kuryente o yung wire, mas mabilis na nakakarating po yung current doon sa pupuntahan niya. Dahil yung line 1, line 2, kailangan po yan magsalubong. Pag hindi po yan nagsalubong, ibig sabihin may putol. Kaya yung resistance niya, hindi nyo rin po makikita. So, ganun po yun. Kasimple lang ng ating pagtetest. Kahit buo pa po yung electric pan, dinala sa inyo, hindi nyo pa nababaklas, pwede nyo pong gawin ito. Ngayon, paano kung tinesting mong ganyan, pero okay yung kanyang 1, 2, 3, pero hindi naman siya umiikot. Siyempre, ikutin natin yung pan kung maganit, pwedeng doon ang pinagsimulan niya. Hindi na siya makaikot dahil pwedeng sira yung bushing, pwedeng sira yung shafting, at wala na siyang langis. Kaya hindi na natin siya maikot. Pwede rin na yung stator natin, kung humuhugong na lang halimbawa yung electric pan, pwedeng kahit meron siyang reading ng sunod-sunod, meron na siyang talop o meron na siyang nagdidikit na sa loob. Kasi kapag ang ginamit natin ay tester, okay lang yan, magre-read yan. Makikita natin, sunod-sunod. Mag-iisip tuloy tayo na okay yung stator. Pero bakit pag sinaksak na natin, nagkakaroon ng hugong? O kaya parang merong arcing o nag-spark ng konti. Kasi meron na pong dikit sa loob. Meron ng talop yung ating coil. Kaya hindi na rin pwede yung stator natin kapag ka ganun. Kaya ang gagawin natin, pwedeng
kung saan siya may parting sunog, pwedeng hugutin natin yon. Pwedeng palitan natin. Ngayon, kung marami na po yung sunog niya, paikot na, so, automatic na po yun na rewind. Okay? Hindi ko mo po na reading natin siya ng sunod-sunod, 100% na okay na yung stator natin. Hindi po. Malalaman lang natin yan na okay na kapag sinaksak na po natin yan, kapag na-assemble na po natin yan. Kapag nadaluyan na yan ng kuryente, at saka pa lang po natin malalaman kung wala siyang sayad o dikit sa loob sa kanyang kasamang mga coil. Bawat isa po ng coil doon, may balot po lahat yan. So, coated po yan. Kaya, hindi po yan, kahit nagkakapatong-patong sila, wala pong talab yan o dikit. Pero pag once na nag-init na at natunaw yung coated niya, pwedeng magdikit na. Na kahit na reading natin sa tester ng ganyan sunod-sunod, mag-iisip tayo ng okay na. Pero pag sinaksak natin, nadaluyan na ng current, doon natin malalaman kung merong tatawid na kuryente doon sa kanyang kabilang coil. So yun po, napatunayan natin na yung putol-putol na coil, pwede natin idukso sa pamamagitan po ng ating inaral doon sa winding data, yung kanyang resistance. So, balik natin sa zero. Yan. So, sunod-sunod lang. 1, 2, 3. Yan. Okay na. Ngayon, kung mapatunayan naman natin na wala na yung kanyang palo kapag tinest natin dito, ano naman yung ating gagawin? Kung tinesting naman natin yung cord, halimbawa dinala yung electric pan, kahit ano pang uri yan, tinesting natin yung cord na ganito, wala tayong nakuhang read o reading, zero talaga lahat. Ang agad na iisipin natin, putok yung fuse. Ngayon, para mapatunayan natin na putok na yung fuse, buksan natin yung switch box para makita natin yung line ng 1, 2, 3. Sa switch, halimbawa kung switch box dito sa kung stand pan o desk pan, bubuksan natin yung pinaglalagyan ng switch. Kung sa taas naman, kasi ito, sa taas to eh. Bubuksan naman natin yung back cover pag sa taas. Doon sa switch box, makikita natin yung line ng 1, 2, 3. So, dito tayo tututok ng tester. Yan, sa tatlong yan. Titingnan natin yan kung may resistance yung tatlo. Nabanggit ko na yan sa una ng video. Kailangan nating makuha yung resistance ng tatlong yan. Kapag ka meron siya, ibig sabihin may pag-asa ka na yung fuse lang ang putok at buo pa yung stator mo, yung rewind mo. Yung pumutok lang ay fuse lang. So, pag naikabit natin yung fuse, yan, makukuha na natin yung reading niya na sunod-sunod dito. So, ibig sabihin, ang trouble lang nung electric pan mo, pwedeng fuse lang. Eh, ano naman ang pinagmulan ng pagputok ng fuse? Pwedeng nag-init yung stator mo dahil sa pwedeng babad yung gamit. Pwede naman na yung bushing shafting mo ay sira na. O kaya yung capacitor mo naman ay defective na. So yung mga pinagmumula ng pagputok ng fuse. So yan po, yun yung kabuuan ng pag-aaral natin kung paano natin pagduduksong-duksongin yung mga naputol na coil. Kung naging apat na yung putol, o kaya naging anim, basta balikan nyo lang po yung pinaliwanag ko dito. Madali nyo pong maitatap yun kung saan nyo dapat siya duksong. Kahit anim pa po yung naputol na wire. Kasi lalabas po yan na dalawa doon sa running, tapos tig-tatlo sa starting. Bali, walo. Walong wire po yan, o coil po. Na kung sakali pito man ang naputol, kaya pa rin yun. Basta alam nyo lang po yung nilecture ko. Mas maganda kung isa lang ang naputol, hindi nyo na kailangan na maghanap. Kaya sana po,
May natutunan po kayong muli dito sa ating pag-aaral sa ating stator kung paano natin siya isisave kung mayroon ng putol-putol na coil. So ulitin ko rin uli na yung pagte-testing po ng electric pan, kahit hindi nyo pa po siya nababaklas, pwede nyo na po siyang i-trace dito sa plug. Pag walang reading, pwedeng putok yung fuse mo, doon ka pupunta sa wiring ng 1, 2, 3 para ma-detect mo o ma-check mo kung meron pang pag-asa yung stator mo. Kasi kung iisipin mo kaagad na palit na, yun nga, magastos pa. So sayang naman kung i-junk natin yung stator na okay pa naman. Okay po, si Master Doms po ito. Maraming salamat po at sana po ituloy lang po natin yung pag-subaybay sa pag-aaral natin ng patungkol po sa electric fan. Susunod na po natin dito yung pagre-restore na po, no, yung kabuuan na. So pwedeng unahin po natin dito yung exhaust fan muna and then yung ceiling fan kasi sila yung magkaparehas. Running coil lang tsaka starting coil, 3 wire lang po yan. Hindi katulad po nito na merong 3 speed. So yung po munang mas madali ang uunahin natin at tsaka natin isusunod po ng pagre-restore natin ng 3 speed. Yun munang exhaust fan at tapos po ceiling fan. Pagkatapos po natin na magawa yun, yung pag-restore ng mga 4 na piraso, no? Isang exhaust fan, isang ceiling fan o kaya isang desk fan o kaya isang stand fan. Matapos natin 'yon, mag-aaral na po tayo sa washing at saka po sa dryer. Okay, lilinawin ko lang po, electrical appliances pa lang po ito. Hindi pa po kasama dito ang electronics. Nako po. Diyos por santo, pag napunta po tayo sa electronics, ay nako, kailangan tumutok ng pakikinig para maintindihan po natin. Dahil ang electronics po ay, nako, pero kung tututok ka ng pakikinig talaga, pagdating natin sa electronics, mas madali na ngayon na mag-repair. Hindi katulad noon, panahon namin. Noon, may bangungot. Ngayon, wala na. Pero hanggat nandyan pa ang CRT TV, may mangungot pa rin. Sa ampli, meron din. Pero sa LCD natin, LED, medyo hindi na masyado. Wala nang ano dyan. Kasi simple na lang. Unang-una, hindi ka natakot makuryente dyan kasi power supply lang ang may AC. Pagdating dun sa ibang board niya, puro DC volts na. Kahit sa tumaas siya ng 24 volts, hindi ka pa rin matatakot na humipo. Hindi masyadong maselan ngayon yun, TV natin. Pero hanggat nandyan pa po yung CRT, natatanggap pa natin, so nandun pa rin po yung pag-iingat. Okay po, abangan po natin yung exhaust fan, ceiling fan, stand fan, or desk fan. And then, punta na tayo sa washing ng manual po, washing at dryer. Pagdating natin sa electronics, aaralin na po natin dyan yung air cooler, yung digital na siya, yung manual siya, pero electronics na siya. Electric fan, ganun din, electronics na rin. Yan. Pagdating sa wall fan, meron ng remote dyan. Labas ng asahi, electronics na yan. So, aaralin natin yan. Wala tayong iiwanan. Kaya nakalagay nga sa ating title yung electrical tsaka electronics technology. So, huwag po tayong iiwalay. Mapapakinabangan nyo po ang inaaral nyo ito sa aking tutorial. Maraming salamat po.